What is up, guys? Welcome back to another vlog. Magulo ngayon. It's because my dad is here and he is driving like a lunatic. Ayan, oh. Arrival, 220. 220. Eh, sabi nila 230 lang daw yung... Hanggang 230 lang registration. No, baka ma-cancel tayo sa YouTube. Sabihin nila, ano, overspeeding. Overspeeding, eh, maski na humataw Jimny, hindi rin aabot ng 100 eh. That's true. Hirap na hirap ngayon Jimny natin mag 100 eh. Guys, we made it just in time, 2:17 PM, 2:30 PM yung cut-off. So, paakit na tayo ng parking ngayon. And then, can I have your autograph na lang? Next naman, may magpapa-autograph sa'yo. Next naman! Lahat nag-autograph, hindi lang ako. Oh my God, ang daming Jimny! Oh my God! Ang daming Jimny! 80. Wala nang takip. Wala nang takip yung gas tank? Oo, ito yung parang ano, retro. Ah, how do you open that? May susi. Nasaan yung susi? Nasa loob ng kotse. Safe ba yan? Hindi mababasa sa loob? Oo, hindi mababasa yan. Waterproof yan, tsaka hindi mabubuksan yan. I can see na meron na tayong mga... Band-aid. Band-aid. O, kasi may sugat ang project kit. Hindi pa natin naaayos eh. So, ito yung temporary na remedy, guys. Kasi may butas eh. Teddy bear. This too shall pass. It started raining and lahat kami nakatago dito sa awning namin. Hello, hello. Yun, so my dad finally is able to use his new aluminum frame awning. Anong masasabi ninyo sa bagong awning natin? Well, the best. The best? Pwede nang binyagan to. Ano, support local. Support local. Look, is this local? Local brand to. Pero siyempre, made in China, pero local brand. A few moments later. So habang nagpo-program sila dun, let's walk around. First Jimny sa lineup is this one. And I can't help but notice na meron siyang parehas sa atin na jerry can basically that's mounted to the window. Ang ganda ng rims. Wala siyang spoke oh. May takip yata siguro. Drilling ha? Pro-liner, yung nasa spare tire. Yung nga no, naka-pro-liner din pala to. Damn, these builds are awesome. Ito naman, grabe yung lift, ang tangkad. Those tires, sobrang laki. Another, up your cap. So here's a Jimny by the bay. Kahit stuck yung Jimny mo, you're still welcome of course kasi the Jimny community is a very friendly one. Ito, galing kaka lang yata, dinala dito eh. So, that's okay. Oh, pero mas kina-stuck, cute ang Jimny eh. Iba-iba yung caliber ng mga builds dito. Meron tayo yung mga super stock. And then meron din tayo mga super cargado. And grabe, if you own a Jimny, you really have a lot of choices. The luxury of choice on how to build your own Jimny. At yung stock na wheels, actually maganda yung design niya eh. Like this one, oh. Stock wheels, nagpalit lang siya ng tires, then nilift niya. Very nice. Over here, we have three more Jimnys. Atoy, Atoy yung plaka. Shout out sa'yo, Atoy. Ah, okay ah. Ayan, ganda rin. Okay yung tail lamps na to, tingnan mo. Oh. Trip na trip ko to kasi road specification siya. So as you can see, hindi siya naka-off-road tires. I think these are highway terrain tires. And then, wala, sobrang linis lang. It's different kasi, ayan o, hindi siya yung parang off-road look talaga. It's more of on-road na look. And then, meron siyang wing dito sa likod na malinis. Ayan o. Linis ng wing, oh. Ayan, wala. Simple lang, oh. Wheels, tires. Malamang stock height to, no? Ganda ng gulong, eh.
Yeah, siguro comfy rin yung ride nito. Tsaka hindi sobrang bagal ng Jimny pag ganito kasi I guess mas magaan yung mga ganitong setup. I'm not sure. Ito rin, naka street tires. Huh? Itong isa. Parang semi-street. Ito rin, medyo street look. Medyo Mad Max look to ah. Mad Max ba tawag doon? Pang ano, zombie apocalypse. Oh, parang medyo zombie apocalypse vibes ah. Geolander 80. Actually, all-terrain yan pero ito yung sinasabi ko sa'yo yung gawa ni Yokohama na 80 siya pero mukha siyang pang-road. Yeah, mukha siyang HT. So I guess you get the benefits of highway terrain and all-terrain in one package na hindi sobrang ingay sa highway. Ayan, ito medyo sagad in terms of performance. So major respect to these guys kasi yung Jimny naman, honestly, hindi siya performance car. Pero these guys, if you look closely, tinurbocharge nila yung Jimny. So here is the intercooler just right behind this Suzuki logo. Oil cooler. Ha? Oh, tapos may oil cooler din dito sa baba na nakatago, oh. Have another example. Turbo ba to? Ah, hindi. NA pa rin. Pero, linis, malinis, oh. Monster Sport na grill. Oo nga, eh. Malinis yung grill, no? Monster Sport na grill. Bride collaboration with Greddy na upuan. Tapos, carbon fiber steering wheel. Sorry guys, wala akong polarizing filter kaya medyo mahirap ipakita yung interior. Ito naman, naka Recaro SR7. And these wheels, my god. Look at that. Eh, matching sila. Ito, blue. So, dito sa kabila. Black naman. The offset is different though. Itong sa black, ang deep dish, no? Dito naman sa kabila. Mas, ano siya, mas conservative. Pero, still looks good. From the back, guys, ito yung itsura niya. Yeah. This is the turbocharged one. This is the NA one. Yeah. Over here, we have the classic little D look. Pero hindi kompleto yung little D kit na to, no? Kompleto ba yan? Yan na ata yung buo, no? Yung buong kit ng little D. If you guys wanna see a good example of a little D build, you might want to check out yung video namin where my dad cooked beef salpica with Oric. Kasi si Oric, meron siyang talagang buong buo na little D. Ah, meron siyang build na little D. And very tasteful yung paggagawa. So you guys might want to check that out. Link is gonna be here, up there. So yeah, just check it out. Ito naman, ang design nito, yung tinatawag na, if I'm not mistaken, yung DAMD na roots. Correction. Ito yung ano, Dronco. Dronco. Kaya pala it looks familiar. Nakita natin to sa Tokyo Auto Salon eh, yung first release ng Dronco. Maganda, maganda. Look at this grill, oh. Maganda. Another turbocharged Jimny. Sagad din, sagad. Yan, check natin yung engine bay. Saktong nakabukas. Ooh. Ang cute ng turbo, lit. Cute nga, pero angas tingnan. Isang tanong, ano pronunciation ba talaga nito? G-ready, Greddy, ano ba talaga? We have this really clean black Jimny. Ito guys yung example na simple lang pero clean. Okay, kasi, then we'll have some badges. May nag-announce, sorry. But yeah, clean lang. Oh, wheels, tires. Oh, nalo siya, no? Galing sa akin yan. Thank you to Peter's Garage. Pagkaswerte ko talaga, bro. This one over here, solid din. Ito, sagad din. Sobrang tangkad, guys. My God. Tapos may snorkel din siya. How big are those wheels? Ah, those tires. Grabe. O nga eh, tapos yung preno niya, endless pa, oh, tingnan mo. Endless. Yan yung may ano, yan yung may forever. Ha? May forever yan. Oh, endless. Endless. Oh. Ang ginagastos na nito, mas mahal pa sa Jimny. Oo naman, sigurado na yan. Grabe. Hindi okay to ah. Dapat magganyan na ako guys. Another lineup of solid Jimny builds. Over here, sagad sagad. That ends the first raffle. The next one will be at 4. Oh, this is cool. Meron siyang ilaw sa harap po. Oh. Sa grill. That is pretty cool. Oh, interesting. Vintage look. Uy, triplets to ah. Triplets na stock, oh. Okay, ah.
We have to go back. Tago muna tayo sa car kasi mababasa yung camera. Tago, tago. Kawawa yung camera ko, guys, kasi hindi siya waterproof. Oh my god. May drink tayo dyan. Gusto mo? So guys, my dad and I are stuck inside the car kasi umuulan, and we thought, why not show you guys a product that we always use for camping but we actually never featured in the vlog. It's that one. It's that, ano ba tawag dyan? Freezer? Makita cooler freezer. Cooler slash freezer. It runs on regular Makita battery na yung ginagamit natin for power tools. Yan ang kagandahan nun eh. Aside from that, pwede mo rin i-plug into house current. And there's also a plug para sa car na 12 volts. So very versatile siya. Yeah. Ayan. Anong gusto mo? Kahit ano? Ano ba meron? Ayan. Uy, Pocari Sweat! Yeah boy! Hydrate guys. Hydration is key to staying healthy. Naka battery pack lang tayo. 3 bars pa rin. Pinasok natin yung battery pack, what? Mga 130. Hmm. So, complete pa rin yung bars ng battery. Oh, so matagal talaga yung battery niya. Oh, ito yung battery and compartment. Oh. Lithium ion battery. Saan ba nila pwede bilhin yan? Meron locally dito sa may ano eh, outdoors club. Pero itong unit natin, binili na, pinabili ko sa friend ko from Australia. Mas mura. Shout out to this guy. Salty Panda guys. Salty Panda. And Jimny JB74. Yun, alright. Shout out sa inyo. And tingnan natin yung what's under the hood. Oh! Damn! Rev naman daw! May matanggal yung hose eh, nakakaya eh. Pakinggan natin yung ano, yung blow off valve. Nadayin yun yun na to. Hindi ko siya pinasagad kasi hindi ano eh, parang 95 octane lang yung ano. Ilan lumabas na wheel horsepower? 125. Pwede na. Ano yung parang black na ginawa nila JV ko? Parang nag 158 pero manual. Pero blaze na 100. Ah, automatic to? Automatic. Ah, okay ah. Naka heat trap pa lahat to. Pag gusto mo lang pigayin. Over here in Jimny by the bay, they actually have a parang People's Choice Award na build ng Jimny. And the car over there is the one that won. So naka Casey Daylighter siya na driving lamp sa harap. Sobrang cute. And then sagad talaga yung build. And let me show you why. Sobrang stage. So guys, this is the end of the vlog kasi tapos na yung mga raffle and my dad actually won a Blitz na parang radiator cap. Sayang dito nanalo ng grand prize, ito sa DeLonghi na parang coffee maker. I hope this video was able to guide you guys or at least give you ideas how to build your own Suzuki Jimny. So ayun, I'll see you guys in the next vlog and I hope you guys enjoyed. If you did, don't forget to like and subscribe. Ingat kayo guys. Bye. We'll be right back.